W, binahagi kung paano sila tinatrato bilang isang FBIP ng administrasyong Duterte. Viral ngayon sa social media ang tungkol sa kwento ng isang OFW na umuwi sa bansa na kung saan ibinahagi nito kung paano siya inalagaan ng administrasyong Duterte. Sa kanyang Facebook post, ibinahagi ni Tanya Arlene kung paano siya tinatro ng kanyang administrasyong Duterte bilang isang VIP. Ibinahagi rin ito sa kanyang Facebook post ang mga litrato ng kanyang panatili sa hotel sa kanyang tinutuluyan habang naka-quarantine. Ang Facebook post na ito ni Tanya ay naumaniina mahigit 30,000 shares at libo-libong reaction mula sa taga-suporta ni Pangulong Duterte. Ito ang kanyang post sa kanyang Facebook. Umuwi ako ng Pinas. Ba't ganon? Feeling ko VIP ako na umuwi. Nakauwi ako ng Mindanao na wala akong ginastos. Ba't ganon ang administrasyong ito? Hindi ako sanay na livery ang lahat. Dumating ako na niya January 22 ng tanghali. Pagdating ko ba't ganon? May free wifi agad. Given na, mabilis sobra ang free wifi kasi di naman madami masyado ang umuwi at nasa airport. Pero kahit na ba't nakakunik ako agad. Ang bilis pa, di ako sanay. Ayon sa kanya. Ang daming Philippine Coast Guard, personnel, taga Red Cross, doctors and nurses at iba pa. May kanya-kanya silang nakatuka. Unang nag-assist sa amin is doctor and nurses. Tinanong kami sa kung saan kami galing, etc. Then pagkatapos sa Red Cross naman kami, wala akong pinipilapan sa online or internet na kung anuman. Pero ba't ganun? Ina-assist kami ng Marines. Sila pa ang nagpipila para sa amin. Hinihingi lang nila yung passport copy namin at in other details. Ba't ganun? Pwede naman ako na magpila sa sarili ko. Ba't nila ako tinulungan? Di ako sanay. Ayun sa kanya. After nakaregister sa Red Cross, pumila kami naman kami for swab testing. Di naman dahil sa buntis ako, kaya priority ako. Maybe isa din ako sa dahilan yun, ba't ganun? Nakapa-organize nila, ang bilis lang na swab test. Isa pa naman ang inayakan ko bago ako umuwi kasi takot na takot ako sa swab test na yan. Pero nakapabilis lang talaga. Nakainis lang talaga, di ako sanay. After swab test, kinuha na namin ang luggage namin. Isa pa itong kinainisan ko, ba't may mga taong magbubuhat ng malita mo sa conveyor. Tinuro mo lang malita mo kung saan kukunan sa kanila ang card at ilagay ang malita mo, ba't ganun? Walang ganyang dati at di ako sanay. Ngayon sa kanya. Nakuha ko na ang malita ko while waiting taga-uwa na van. Nasasakyan namin papuntang hotel kung saan kami na-quarantine. Binigyan ako ng lunch pack. Ba't ganun? Dapat sarili naming pera ang gagamitin namin pambili ng pagkain namin. Ayon sa kay Tanya. OFW ako tapos nilibre ng isang 5-star hotel. Doon kami i-quarantine. Mali yun. Dapat ako magbabayad kasi OFW ako eh. Wala na akong babayaran tapos ng 5-star hotel pa. Ba't ganun di ako sanay? Ayun, lagi nang sinasabi ni Tanya. Nasa 5-star hotel na ako tapos libre pa lahat. Full wifi and etc. Lahat libre. Ba't ganun di ako sanay? Wala pang 12 hours na result na agad ang swab test ko. Ba't ganun? Wala na nga. Bayad ang bilis pa ng result. Di ako sanay. May taga-quarantine officer na nag-assess sa akin na kung nalaman niya na may negative result na ako, sinundo pa ako sa hotel room ko at binitmit pa na lahat ng gamit ko pababa hanggang makasakay kami ng bus pa terminal na naman pa Mindanao. Ba't ganun? Kaya ako naman bumabawa at magbitbit ng gamit ko, di naman dapat i-assist pa. Di ako sanay. Ayun, sabi niya. Nung nasa terminal na ako, naghanda ako ng pera. Baka may babayaran ako sa airplane since pa Mindanao na ako eh. Pero sinabi ng sundalo doon, libre na naman lahat. Sabi ng sundalo sa akin, ma'am,
ang bakbak mo po, gusto mo po isama sa natin sa luggage mo para wala ka ng bitbitin po. Libre naman po ma'am, kahit ilang kilo pa po isama mo sa luggage mo. Aba, sumusobra na talaga to ha. Libre na ang ticket po pate. Pati naman lahat, di ako sanay. Ayun, sa kanya. Nakarating na ako sa Mindanao na hindi pa din ako gumastos, na inis na ako talaga ako. May taga-uwan na naman na nag-aantay sa amin. Ba't ganun? Dapat wala na. Nasa Mindanao na ako. Kaya kunang sarili ko, nakarating na nga ako ng Mindanao. Wala pa akong ginastos eh. May parangalan na agad ako doon sa listahan na nakabook na isang hotel. But wala akong natandaan na nagpabook ako dahil na naman taga-uwa. Libre na naman lahat, di ako sanay. Nakarating kami sa Mindanao since na no direct flight papuntang mismong city namin. Kailangan namin magstay for one night sa isang hotel sa isang city dito sa Mindanao while nasa airport. Nakaabang na agad na saba na namin papuntang hotel kung saan kami magstay for one night. Tapos sabi ng taga-uwa, libre na naman lahat. Libre naman ang van papuntang hotel kung saan kami magstay. Tapos binigyan kami ng pagkain na naman while nasa van kami. Tapos pagdating ng hotel, libre naman daw ang hotel. Ano ba lahat? Ba talaga libre ngayon? Di ako sanay. Kinabukasan may sumundo na naman ng van sa amin papuntang sa lugar kung saan kami mag-swab test ulit para sa Mindanao. Na naman, iba ang swab test sa Manila at iba din sa Mindanao. Pero ba't ganon? Libre naman na nga ang van na sinasakyan namin for almost 4 to 5 hours. Tapos ang swab test dito sa Mindanao libre ulit before kami ni i-rapid test. Binigyan kami ulit ng 2 packs ng meal set libre ng nanangamban sa akin namin, libre pa din ng swab test. Tapos binigyan pa kami ng hindi lang ng tag-iisa kundi tag-dalawa pa, tag-dalawa kada tao ng meal set. Libre na naman ulit, di ako sanay. After kumain, nag-swab test na kami, libre na ang swab test. Tapos 20 minutes lang ang result na agad. Gigil, dapat matagal muna ang result kasi libre naman lahat eh. Kaso 20 minutes lang may result na agad, di ako sanay. After lumabas ang result, sinundo na kami ng local IGU namin para ihatid sa bahay namin. Sinundo kami ng van at libre na naman. Libre na nga, hinatid pa kami sa mismong tapat ng bahay namin. Ba't ganun, di ako sanay. At yun na nga po, nakakarating ako sa bahay na wala man lang akong binayaran. Hindi ako sanay, may libre pa pala sa panahon ngayon. Hindi ko naisip paano kung makarating ng Mindanao na wala naman akong binayaran. OFW ako, dapat akong gumastos para sa sarili ko. Parang prinsesang umuwi pero walang gastos. Saan ka pa? For now, ako ay under sa 14 days home quarantine. Kaninang hapon lang, January 30, may tumatawag ng pangalan ko sa labas ng bahay, taga local LGU ng barangay namin. Naka-ambulance car, may apat na taong dalawa na sa tapat na sa gate namin at dalawa na sa loob ng ambulance car. Kala ko na paano na yun pala magbibigay ng ayuda, naka-uwi na nga ako lahat-lahat na wala akong ginastos, tapos ibibigay pa sa akin relief goods. Anong klaseng administration to na libre na lahat? May libre pang ayuda pa, hindi na tama. Too old ako, dapat wala ng libre para di ako sanay. Give the credit to the home is the kasalanan. Lahat to ni 30. The 30 lang malakas rate is caption sa photocast ni Gigil. Libre lahat. Ang FWs na umuwi, dapat UWA member ka po. Di ko po alam kapag bakasyon nila tourists, etc. Thank you so much sa inyong pakikinig. I hope na makabibigay tulong to sa ating kapwa FW. Lalo na yung gustong umuwi. Napalala na libre lahat yung accommodation doon. Pag umuwi ka na sa home quarantine sa Manila, pagdating mo doon ay libre lahat, pati na yung pagkain mo at tutuluyan mo ng hotel. At saka pag uwi mo ng probinsya ay libre na po. Basta susunod ka lang ng protocol nila at sa kanilang requirements para mabilis ang pag-uwi.
spaces ng iyong papers. Thank you so much. Kung bago ka pa lang sa dito sa aking channel, huwag mo na rin kalimutan mag-subscribe at mag-like. Mag-share ng aking channel and huwag mo na kalimbangin mo na din yung notification bell para ma-update ka sa sunod kong video. Thank you so much and God bless sa ating lahat. Bye-bye.